有点点紧张了，一身大汗。啊，他papakita natin ngayon ay yung pagtatanim ng litos. Kasi ang litos ay ang time of planting ay ngayon na mag-start tayo itong dry season from November hanggang April. Okay pa itong pagtatanim ng litos kasi last year nagtanim tayo ng litos doon sa greenhouse at nag-umpisa tayo. I think January na tayo nagtanim ng litos. Nag-umpisa tayo, nagtanim ng seeds doon sa mga seed boxes ng litos, different varieties ng litos. At yung mga litosis na yon ay tinanim natin sa hydroponics. At nagtanim din tayo doon sa plot kung saan ang soil it's purely organic soilless. So ikinumpir natin yung performance nung nakatanim sa hydroponics at yung litosis na nakatanim doon sa plot which is purely organic soil. So, ngayon ay susubukan uli natin magtanim. Actually, nakatanim na kami. Ito po, makikita nyo dito. Ito po ay isang plot na mahaba. At nakatanim. Actually, ito, this was planted December 7. At nakita po nyo na setup. Nakamalt siya. Nakamalt siya. At doon sa side ay meron siyang beddings na ano ito, yung coconut fiber. Ang ginawa po nating ano dito, style dito, at makikita po nyo dito, ano siya, walang damo na tumutubo. So, kung tayo po ay magtanim ng litos, kagaya nito, ay dapat naka-ano siya, naka-mant siya, nang sa ganun ay yung mga damo ay makukontrol natin. Actually, ginamitan natin siya ng UV plastic mulch. Ito po siya, oh. Isang rollo ito. I think ito ay maabot ng yung isang rollo. Makipapakita natin mamaya doon. That is about 400 meters ang ano niya, ang makukuburan niya. Ang width nito, ito po ay I think this is 1.2 meters, 1.2, no? So ito po, nakikita niyo po ito. At ang ginawa nating style ngayon, ito po, itong variety na ito ay Grand Rapid. Pinili ko ito kasi ito ang maganda, ang performance nito last year ay napakaganda. Heat tolerance siya. At kailangan lang niya ng ano itong shade. I think mga ito mga 50% shade siya. Para siya mabuhay. Hindi naman totally kailangan ma-expose siya sa init ng araw kasi ano siya mainit. And actually itong variety na ito ay nakita ko na in a matter of almost 40 to 45 days ay harvestable na doon sa hydroponics at maging doon sa plot. So, pinili natin ito. Actually, ito mag-almost 1 week na ito na ipatanim. From seedlings, idinirekta natin dito. So, by the way, ang pagtatanim nito, akikita natin na hindi lang siya iisa kasi tatlo yung ginamit natin dyan. Tinanim natin. And then, ang sekreto dyan, kasi itong mga seedlings na ito, pag itinanim mo yan, meron din siyang mortality. Hindi lahat ay nakaka-survive. So, nagtanim tayo ng tatlo dito. And then later, after siguro mga 2 weeks, mag-pruning tayo. Ititira lang natin siya siguro yung isa or dalawa na healthy. No? Healthy. And then yung iba, ay itatransfer natin doon sa ibang plots. Okay? So, ganyan po ang style dyan. And then siguro ito
ipapakita ko mamaya yung gagawin nating plot doon sa kabila. Kasi actually ito, this is purely organic. Nilagyan natin siya ng 50% vermicast, pinagkalong 50% vermicast, 30% kokopit, at saka meron siyang 20% na buhangin. Ano po yung rule ng buhangin dyan? Kasi kung minsan, mas maganda ang root penetration o yung ugat ay madali siyang makaka-recover kasi hindi siya nabubulok. To avoid dumping off, ay nalagyan natin siya ng yan po ang sikreto ng buhangin. Kasi karamihan kasi pag yung inilagay nating potting soil ay nag-fish o tumigas na, ay wala nang hangin na papasok, ay doon na nabubulok yung ugat ng halaman. So pag inilagyan natin siya ng buhangin, ay mataas po ang porosity, especially pagka meron siyang mixture na itong kukupit, yung pong giniling na nyog. So ito po tatlong klase ng ano natin, ng mixture natin. 50% na vermicast, 30% na kukupit, at saka 20% na sand. Okay, mamaya papakita natin doon, ha. Actually ito, mga kaibigan, ang ilalim nito, so parang double mulch ito eh. I do not know kung yung ibang mga nagtatanim ng lettuces ay ginagawa nito. Actually, this is double mulching. Sa loob nito, papakita natin, sa loob nito, ito siya. Meron siyang mulch na cocoa fiber. Nilagyan mo natin siya ng beddings na cocoa fiber. At saka natin siya, pagkalagay natin ng cocoa fiber doon sa loob, saka natin siya tatakpan ng UV plastic mulch. Bakit natin siya nilagyan ng cocoa fiber? Kasi itong cocoa fiber na ito, malamig siya sa halaman. So pag yan ay nilagyan natin at kinuburan natin siya ng UV plastic mulch, malamig po doon sa loob. Makalumigmig o kaya moist na moist. At yan ang gustong-gusto ng litos. Kasi ang litos, matakaw sa tubig yan. Ha? Ngayon, pagka inilagyan natin siya ito first time kong ginawa ito, pag nilagyan natin siya ng cocoa fiber, nakukonserve niya ngayon yung tubig, yung moist doon sa loob ng plastic mulch. So pag yan ay dinilagyan mo, pumapasok ngayon yung tubig doon sa loob at pananatilihin niya na moist o basa yung ugat ng lettuces. Hindi siya direktang madadry out. Kasi meron itong cocoa fiber na siyang mag-absorb ng mga moist o tubig na didilig natin sa lettuces. Kaya makita po nito, mga kaibigan, ito ay almost this was planted December 7, so almost more than a week. At napakaganda. Actually ito, pagka hindi natin siya ginamitan ng ganitong technology, malaming mortality. Pero hopefully almost 80% to 90% nakasurvive siya. Kasi yun nga, ang gusto kasi ng litos kailangan niya kasi ng tubig o malamig na surroundings nang sa ganon makaka-recover siya, ha? Madali siyang makaka-recover. So actually this is my new technology ngayon pagtatanim ng litos, especially na ngayon ay December, so we are facing summer, mainit. Kasi ang gusto ng litos, itong halaman na ito ay meron siyang mga 75% na shade. 50 to 75 na shade, partially shaded, no? So, ganun ay hindi siya mag-perform siya ng magandang growth. At napapansin po natin ito po kasi kinonvert ko na
ay mga kondatin dyan, pagkita mo yung mga saging dyan. So itong mga saging na ito ay tumutulong upang magbigay ng dilim sa mga tanim natin. So ito yung technology ko ngayon na aking actually this is my first time na magtanim ng ganito, na using itong pakita mo ito yung cocoa fiber at saka itong UV plus mix. Actually this is tinatawag kong double mulching. Meron siyang cocoa fiber at meron siyang UV plastic mulch sa taas. Kasi ang gusto kasi ng halaman ay manatiling malamig doon sa ugat niya. At paano natin siya mapapanatiling moist o malumigbig yung sa loob ng plastic sa pamamagitan po ng paglalagay ng itong yung cocoa fiber. Actually, marami kasi akong supply nito sa yung pagigiling namin ng coconut husk. Eh marami akong supply, kaya makikita nyo lahat ng punong-puno niyan eh. Pati itong daanan ay meron siyang tawag dito, meron siyang cocoa fiber. So that's it. Mga almost 50 meters long ito. At in a matter of siguro mga second week of January, harvestable na. Ito yung variety natin, Grand Rapid at saka Red Rapid and doon. Saka dalawa pa yung ibang variety natin doon. Tatlo ata yung ginamit natin varieties dito, Siron. Meron pa yung Red Rapid din na siyang gamitin natin upang iba't ibang klase ng litoses. So punta tayo doon, pakita natin yung mush, yung mixture niyan. Cocoa peat ito may halong waste ng vermicast at saka sand. Ito na mix na ito. So ito yung ginagamit naming potting medium. Ayan po siya. So, makikita nyo buhagkag siya. Pag ito ay ginamit natin, maiwasan natin yung dumping off, yung pagtaki ng fungus. Kasi maganda ang porosity niyan. Ang mixture niyan, sabi ko kanina, this 50% vermicast, 30% cocoa peat, at ito buhangin ito. Kita mo itong buhangin na yan. Yan. 20% na sandy soil. Asan? So haluin mo yan, pinaghahalo natin siya. Ang pagtatanim kasi kailangan natin i-modify yung soil, especially na itong litus varieties, itong mga vegetable seedlings na ito ay napaka sensitive. Pagka hindi po maganda tamtamnan natin, mabubulok kaagad. Pag diniligan mo yan in 2 to 3 days, mabubulok na yung ugat ng halaman natin. So ito yung ginamit natin, potting mixture. Nang sa ganun ay madaling makarecover yung ugat ng mga halaman natin dito. Okay? So kinagin nyo rin, ito po ay ito yung mga seedlings na ito, mga seedlings na yan. Ito yung tatanim natin, pakita mo siya dito. Ito almost 50 meters ito hanggang doon. Gagamitan natin siya ng plastic mulch. Kasi ang width niyan is 120 centimeters yan, or 1.2 meters. So latest technology natin na soil yan, pero nilagyan natin siya ng cocoa fiber. Sabi ko kanina, ang purpose ng cocoa fiber na yan is makonserve yung moisture. Magiging malamig siya doon sa lupa, at may maintain niya yung tubig, yung halumigbig
doon sa ilalim ng lupa. Paano paglalagay ng tubo fiber niya? Manipis lang siya, ha? No, manipis lang, ha, para hindi siya ano. Iwain lang natin siya. Ito, ang distansya nito is mga 20 centimeters na. Para makita ng mga viewers natin. Nakabisado ni Junior yan. So, ang distance niya is ganito, mga 20 centimeters niya. So, ito siya, nakipakita mo, ito, oh, may ano na siya, may butas na. So, ano siya, tukan lang natin itong coco fiber. Ito, nakita na yung lupa doon. At ito na yung bubutasan natin. Okay na. Oh, ipaluluangin mo lang yung butas para, ano siya, mahawi yung soil doon sa loob. Yan. At papalitan natin siya ng mixture organic. Pakita mo yung pagkarga natin. Sige, sige, isa ikabi mo lang. Sige, sit down. Yan. Punin mo yan. Sit down. Sige pa. Okay. Siguro about half kilo yan. Half kilo yung mixture ang lalagyan natin sa isang butas. Ganyan ang style niya. Pagkatapos lagyan ng organic soil, tatamnan na yan. Dala-dalawa lang sa leng. Okay, yan o. So, dito na, dito na. Yung apat lang mo ng tamnan mo. Dalawa lang. So ito yung ano natin, siguro mga 2 days mabubutasan na natin ito at tatamnan na yan. At ito yung mga seedlings natin. Eh, siguro mga 3 to 4 days pa yan, pwede nang itanim, no? So, ito siguro mga makakatanim dito tayo siguro mga 1,000 na butas. And then yung isang part to mga 1,000 butas, so more or less we will be harvesting about 2,000 hills or 2,000 litoses by January siron. So from time to time, i-update natin sila, yung mga viewers natin, kung paano alagaan. Ito actually, yung andoon na nalagyan na natin ng kanyon.
fertilizer yung starter. Gabin siya ng ammonium sulfate kahapon. Magkaroon siya. Meron siyang pagkain. Ngayon ito, pag natom na natin yan, so after 2 to 3 days, lagyan natin siya ng starter solution ng abono. So yan lang po ang ano natin, may i-share natin ngayon. It's a simple technology. Hopefully, mag-click po ito. Maganda yung ano niya, yung growth niya. Okay. Yan lang po ang ano natin, update natin ngayon dito po sa ating garden. You can just imagine, banana lakatan na intercut siya ng different vegetables. Meron tayo dito, sir, pakita mo. Pipino meron. Ito, Leonardo. Ito, ito yung variety na pipino. Jackson. Jackson variety. At ito ay pagagapangan natin dito sa taas, mula babagan sa taas. Ito siya. Almost 1 week na rin ito na itanim natin at in a matter of 45 days may mamumunga na ito at mag-harvest na tayo. Sabay-sabay na yung pag-harvest natin ng litos at saka pipino. And then man, in between ito, itong lakatan natin meron siyang tanim na sili. Ha? Yung ano tawag dito, yung green panigang po dok. Panigang. Ayun oh, natanim natin at hopefully ito ay ma-develop natin na diversified farming, banana based lakatan, integrated farming system, vegetables. May tanim pala tayo doon na grapes eh. Ayun dok. By the way dok, ang area po ninyo kung sakasakali po 1,200 square meters na yun. Oh. Gagawin natin itong ano, fully ano, mamamaximize natin lahat ng lugar dito ay matatanim natin. Nakita mo yung mango doon? Yeah, dok. Sige po. Meron tayong mga mango doon. Tarabo mango. Ha? At yan ay portel lahat. Okay? Ito po ang medyo natin yun. At good morning.